Ito is 55 inch. Model is 55C825. So we got this January of 2022. Diba? Ganda. As you can see, UHD yan. Ayun, oh, makapal siya. And ayan yung kanyang speakers, oh. Onkyo, diba? Oh, TCL. Meron pa yung camera. Pero hindi naman namin siya nagagamit. Minsan, tinest lang yan. Tapos yun na, hindi namin siya ginagamit. So, since 2022 of January, up until yesterday, sobrang saya namin gamitin to. Netflix kami siguro 1 to 2 hours, 3 hours. Pag weekend siguro 4 to 5 hours. Yan. Yun lang yung usual na gamit namin sa kanya. This TV cost us around 78K nung binili namin siya way back January 2022. So, ano siya? Huge investment. First TV namin, 10K. Second TV namin, 33K. Itong C825 na to, 78K. Imagine parang ito yung pinaka-biggest investment namin na appliance. But, unfortunately, just after 2 years and 3 months, yun na siya. You know, pag in-off mo, yeah, i-off ko, may display backlight, may ano pa siya, may parang luwanag pa. Pag in-off ko, oh, di ba, namatay? On ko ulit. Yan. Tapos, oh, mga aninag mo, hindi ko alam issue niya. Ganyan na siya. May audio siya. Tapos, ayan o. Parang, may, hindi ko alam kung backlight ba yun or ano. Basta no display daw, sabi nung ibang mga technician eh. Imagine, 2 years and 3 months, ganyan na nangyari sa TCL. May pa onkyo-onkyo pa sila. Tapos, yan din. Wala, normal usage. Ever since na nilagay namin siya dyan, dyan na yan. Hindi naman mainit dito sa Apple. Diba? Meron akong dedicated dyan na switch. Pinapatay ko siya dun. Ito, yan yung switch ng TV. Ito yung switch ng signal. Yun, yun nasa gitna. Pero itong TV, pag di na namin gagamitin, patay na yan. Kaya di na namin binubunot. Diba? Wala eh. Ganun siguro to. Maganda sa labas. Pero sa loob, yun. Yung pyesa niya, baka mababang quality pa rin. Dinaan lang tayo sa aesthetic niya sa labas kasi ang ganda talaga ng itsura nito. Maganda rin yung speakers. Maganda yung display niya nung nagagamit namin. Ganda ng surround sound yan kasi ngayon onkyo, may bass yan sa likod. Dito sa likod. Yan yung bass unit niyo. Yeah. Oh, yan o. Nasa likod na yon. May bilog dyan sa gitna. Yun yung subwoofer. So, yan. Ganda ng TV. Pero hindi mo i-expect yan. Kasi nga, nabuild yung trust namin sa kanya. Kaya nag-invest kami ng medyo higher-end model na nila. Pero wala eh. Ganun siguro talaga kapag gantong mga brand, hindi talaga optimized yung parts niya sa loob para bumigay within 2 years. Yung ating television na na-report natin sa TCL, hindi na siya covered ng 2-year warranty. Binili natin siya January of 2022. Nasira siya ng April 2024. So, Feb, March, April. 3 months lang na tumagal. 3 months na nag-lapse after ng warranty na expire. Hindi na siya kino-cover ng TCL. And nagpakot tayo dun sa kanilang service center. Eh, medyo mataas ang kanilang out of warranty repair sa labor and parts. So meron tayo ditong nakausap na mga independent contractors, gumagawa sila. And they troubleshoot the TV at kita naman nila, yung TV natin pala is the 55 inch na C825K. So medyo nasa higher end of TCL models to.
dahil yung features niya, yun nga, 4K UHD. Tsaka maganda yung backlight. So, yun yung pinuhunan natin. This is around 78,000. Nung binili namin siya way back 2022, January. So, yun. 2 years and 3 months, may bumigay na, na part. So, tinanggal na nila yung part, which is, ito nga. This is the T-Con. Okay? So, yung part na bumigay, wala daw siyang heatsink. Like, dun sa dalawang, yung dalawang chip kasi na nasa ibabaw, may heatsink. Ito yon, rubber heatsink siya. And as you can see, makikita nyo naman dito sa part na yan, medyo umiinit. Sabi ni Sir Adrian, yung ating technician, yung mga ganitong model daw, especially kapag LED, the best na usage nila is between 2 to 3 hours max na. Ganun. And then, patay mo na siya, kailangan daw, hindi totally nakaplug yung TV, power off daw talaga siya. Ganun sa mga LED-based na television. And compare mo sa LCD na okay lang na, naka-standby, nakasaksak. Kasi hindi naman daw ganun kainit yung mga piyesa nun. Unlike sa LED, yung T-Con, may part doon na umiinit and medyo hindi kinaya nung chip. Parang maliit na chip lang siya. Parang ganito lang siya kalaki na chip. Tapos nag-heat, nag-overheat daw. Parang ganun. And then, hindi niya kinakaya yung load na pumapasok sa kanya. Kasi itong mga ribbon na yan. Sa isang ribbon, kaya niya. Pero kapag dalawa na, yung load na pumapasok dito is nag-ano na siya. Hindi niya kinakaya. So, bumigay yung display. So, yun ang naging issue. Ngayon, umalis yung mga tropa. Pumunta sa kanilang shop. And first solution is, kung merong board, yung T-Con nga, na pwedeng i-replace, yun ang magiging resolution nila, or else, alis chip, tapos papalitan nila ng replacement, as a preventive measure, talagyan na rin nila ng heatsink, like this one. Kasi ito, ang ganda nga, ito parang siyang rubber. So, meron siyang parang coil. Yan yung nag-absorb ng heat. Tapos as you can see, nakadikit siya dito sa metal part. Yan, heat sink na yan. Like dito sa part na to, makikita nyo, ito yung power source. Dito na yung mga capacitors dyan. Maraming heat sink kasi maraming nag-iinit na part dyan. Ito naman yung sa mainboard. HDMI. Yan, parang ito GPU na yan. Wala siyang fan, pero yun yung GPU niya. Kapag sobrang tagal daw ng, let's say, nanonood ka ng mga tipong 4K videos, tas continuous, kaya nitong part na to, pero pagdating dito nga, yun, hindi kinakaya, kaya binibigay. So, siguro lesson learned na lang din, pag mga TCL daw, ganun, mahina yung pagkaka-design ng parang aerodynamics ba yun? Yung heat distribution dun sa board ng T-Con sa TCL is medyo alanganin. Kaya nag-suggest si Guya sa tagal nilang nag-repair. Sa ngayon daw, ang medyo magagandang TV is Skyworth and Devant. So, we're looking on getting those kapag ano na, kapag wala nang remedyo to. Nakakapanghinayang lang kasi talaga na just few months lang ang nakalipas ng warranty, wala na siyang display, sira. So antayin lang natin sila, tingnan natin yung kanilang fix sa ating TV. So kung may bibigay, tiko na lang ulit, no? Wala akong binunod sa ibabaw. Sir, wala na, sir. Check muna natin. Hirap magbukas eh. Oo. Speaker. Speaker. Okay, nakapit. Speaker check. Okay. Hindi naman matatamaan nito yung ano, hindi na. Hindi na, sir. Okay. Okay na. So good.
guys, ayan, naayos na nila. Oh. Back to working state ulit po yung ating television. Pero the next time daw na masira yan, bumigay na daw totally yung tikon. So we will just follow yung mga instructions na sinabi ni Sir Adrian, yung technician natin, na pwede natin palalagpasin ng siguro 2 hours or 3 hours na straight. Dahil yun nga, yung part ng tikon na yun na merong chip na pinalitan. Ito yung ipinalit nilang chip sa tikon. Ayan, hinigin nila sa loob. Pinalitan nila yung chip. Naglagay sila ng heatsink doon kasi this, dapat daw talaga may heatsink yung part na yun dahil yun yung sumasalo noong medyo mataas-taas na load, nasa 26 volts daw. So yun yung, hindi ko alam ba't yung TCL hindi nilagyan ng heatsink, yung rubber, makatulong sa pagpapalamig ng microchip. Dahil yun nga daw, umiinit nga daw yun kapag matagal na naka-on yung TV. So hopefully, binigyan niya tayo ng 3 months repair, labor, service, warranty dito sa ginawa niya. So kung gusto niyo magpagawa ng TV, yan, yung link niya nasa baba. Yun yung kanyang Facebook profile. Meron din silang shop, lagay ko na lang sa baba. So yan, just contact them. They can serve Metro Manila clients. Yan. So yan na, back to normal na yung TCL natin. Pero sabi niya, if ever daw na bumigay talaga, orderan ko na ng tikon in advance sa TCL, baka mas mura daw doon. Kasi nga, medyo unique daw yung model na to since high profile siya. Mihira daw yung parts. So, it's gonna be coming directly from TCL. Okay? So, yun lang po. Lesson learned. Pag medyo premium, iwas-iwas tayo sa mga ganitong brand dahil may mga parts na premium dyan pero hindi lahat na nasa loob is premium. Okay? It's the same parts with the lower end units nila. So may mga TCL na 55 inch na around 20K to 30K. Yun na lang kunin nyo. Alright? So yun lang po. Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.